Good morning guys, my name is Kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, maganda yung sasagutin nating katanungan tungkol ito sa ano daw yung dapat nating gawin kapag mahina na kumain yung ating tilapia. So yan ang pag-usapan natin sa umagang ito. So bago ko yan, siyempre alamin muna natin bakit nga ba mahina kumain yung ating tilapia. Saan ba nang gagaling yung pagiging mahina nilang kumain? So unang-una guys, bakit mahina ang kumain yung ating tilapia? Dahil minsan yung pagpalit ng climate, pagdating ng tag-ulan. So guys, ayan yung ating fish pan niya. Kapag tag-ulan at nalalagyan yung tubig ng ulan yung ating fish pan, nagiging malamig. So that's the time na ang ating tilapia humihina kumain kasi malamig yung tubig. Yan ang naging initial reaction ng ating tilapia. Kasi mangyayaring ganyan eh. Kasi guys, kapag mahina yung kapag malamig yung tubig ng ating sa ating fish pan, hindi sila halos gumagalaw, tahimik lang sila, doon lang sila, steady lang sila. Meaning, pag steady lang yung ating tilapia, hindi gaanong kumakain yan. That's the time makikita mo, ang sasabihin mo na, mahina talaga, mahina sila kumain. Kasi, pag malamig ang tubig, ganyan sila. Parang nilalamig din talaga guys, na ano, steady lang sila kapag malamig ang tubig ng iyong fish pan. Dahil sa tubig ulan. So, pangalawa, bakit mahina kumain? Dahil marumi na ang iyong tubig ng inyong fish pan. Kasi ganito yun, kapag polluted na ang ating fish pan, bumababa ang dissolved oxygen yan. No, pag mababa dissolved oxygen, hihina kukain yung ating tilapia. So ganun maging reaction nun. Kasi hindi pagkain yung kanilang hinahanap, kundi yung oxygen ng ating tubig. So yun yung ating hinahanap. Kaya ang mangyari, babagal sila kumain. Kasi magsisulutangan yan ngayon. Kasi nga, oxygen yung kailangan nila. Kaya mahina kumain ang ating tilapia. Dahil marumi ang tubig ng ating fish pan. So anong dapat natin gawin? Magpalit ng tubig. So guys, kasi nga ang problema ay nasa tubig. Katulad sa tubig ulan, malamig ang tubig niyan. So ang solusyon din niya mismo, kailangan mo magpalit ng tubig. Katulad ng pangalawa, kapag polluted din yung pinaka tubig ng yung fish pan at mahina, mababa ng dissolved oxygen, kailangan mo lang magpalit. So yung katanungan ngayon, ilang porsyento yung papalitan natin ng tubig? So guys, sa pagpapalit naman ng tubig, kung ilang porsyento, kapag polluted na, almost 90% pinapalitan ko yan. Lahat, almost kunti na lang talagang natitira. Kapag polluted ha, kasi kapag tubig ulan lang naman yung pinaka problema ko, 50% pwede na. Yung misyan yung ginagawa ko, yung in and out, ganyan. Magkakarga akong tubig, tapos magpapa-overflow. Kasi nga, yung tubig ulan lang naman ang may problema. So, hindi ko kailangan i-empty lahat. Kapag polluted ang yung fish pan, yan, kasi mababa na dissolved oxygen, ang tangi mong gagawin, 90%. Totally almost empty ang iyong gagawin para magkaroon ka ng create ka ng panibagong dissolved oxygen. Dahil, para kumain na naman sila at maging masigla na naman sila. So, yun ang kailangan mong gawin. So yan, alam mo na bakit mahina sila kumain. Dahil sa tubig ulan, dahil malamig. Yun ang unang reaksyon ng ating tilapia sa ating fish farm. So yung pangalawang dahilan bakit mahina kumain, dahil polluted ng iyong tubig. Wala nang dissolved oxygen. Kailangan, ang solusyon, magpalit ng tubig. So hindi ko sinasabi na lahat, 90% ha. Guys, kapag polluted, 90% ang aking ginagawa. Ang nag-drain, tapos pinapalitan ko. Kapag malamig lang at tubig ulan, bahay mahina kumain, 50%, pwede ka naman. Pwede rin yung in and out, o paapawi mo lang. So, pwede yun para mapalitan mo lang yung tubig sa ibabaw ng ating fish pump. So, yun ang solusyon nun. So, ngayon guys, alam mo na kung bakit mahina kumain ang yung tilapia, at alam mo na rin kung paano mo susolusyonan yung mga pagmahina kumain ng yung tilapia. So, yun lang guys. Malapit na ilipat yung ating kasi marami na siyang lumot. So yun lang guys, ito ulit ang yung Kuya Mikey. Salamat ulit sa panonood. Bye-bye! Kung nagustuhan mo aking YouTube channel, subscribe ka lang sa aking YouTube channel. Yan Kuya Mikey.
anything na may gusto kang malaman, anything na may idea ka, anything na may katanong ka, share mo sa akin. Tapos i-comment mo below. Tapos yan, comment mo below. Tapos i-like mo na rin para updated ka sa mga susunod ko pa ng mga video. Okay guys, nandito ulit ang iyong Kuya Mikey. Salamat ulit sa panonood. Bye-bye!